Itong video natin ngayon mga katropa, share ko lang po sa inyo kung paano ko po napalakas or napapabilis yung internet speed ko or wifi speed ko sa aking modem router. Ito po applicable po itong mga katropa sa Globe, Converge or PLDT. Ito sa mga baguhan or wala pa pong idea, baka makatulong itong video na ito mga katropa. Baka yung mayroon kayong modem or internet connection na galing sa kahit anong ISP or network na naka-default lang yung settings ng mismong modem router nyo. Kaya hindi nyo nakuha yung pinakamalakas o pinakamabilis na internet speed. Kasi nangyari na po ito sa kaibigan ko na PLDT din yung modem nila or mayroon din converge na hindi nila makuha yung pinakamaximum na speed ng internet connection or wifi dahil ang mismong modem router yung settings niya naka-default lang. Kaya dito sa video na to, isishare ko po sa inyo, mayroon po tayong babaguhin sa settings para makuha natin ang pinakamalakas na wifi speed. Kaya, ayan mga katropa, kahit anong speed test ko, dati hanggang 50 Mbps lang talaga ako. Kahit ulit-ulitin ko yan, hanggang 50 Mbps lang. Pero bago po ang lahat, kung baguhan po kayo sa aking channel, kung ngayon lang po kayo nakapanood mga katropa, please hit the subscribe and click the bell all para ma-notify po kayo sa mga gagawin pa nating mga tutorial. Kung nandito na po kayo sa aking channel, click nyo po itong video, ayan, at lalabas na po lahat ng aking mga tutorial na na-upload. Scroll down nyo lang po kung mayroon po kayong gustong matutunan or gustong malaman tungkol sa mga ginagawa nating mga tutorial tungkol po sa piso wifi hotspot business, tungkol po sa mga old router modem, at saka tungkol din po sa mga P2P or point-to-point long distance mga katropa, kahit hanggang 18 to 20 kilometers distance. Okay, dito na po tayo mga katropa sa computer para mabuksan po natin ang pinaka dashboard ng ISP modem router. Enter po natin yung pinaka-default na IP address. Yung default IP address po, normally po mga katropa, nasa likod lang po ito ng modem. Depende po yan sa ISP or depende po sa network kung Globe, PLDT or Converge. Kaya enter po natin yung default IP 192.168.100.1. Ayan po. At saka ito na po yun. Yung user at saka password din nito mga katropa, lalo na kung naka-default pa yan sa inyo, nasa likod lang din ng modem router. Makikita nyo po doon. Yung sa akin naman ito, binago ko na or personalize ko na yung password. Ayan. Dito na po tayo mga katropa. Ito na po yung pinaka-dashboard ng modem router natin na Converge ICT. Para mapabilis po tayo mga katropa, click po natin itong advance. Ayan po. Then, lalabas po dito magpa-pop up mga katropa. Ayan po, nag-pop up mga katropa dito yung application at saka WLAN. Ito po yung WLAN na tinatawag nating wireless LAN or yung Wi-Fi na broadcast. Kung napansin man natin mga katropa, yung naka-enable na WLAN or wireless LAN natin or Wi-Fi natin, ito po yung 2.4 GHz lang. Ngayon, dito sa router na to, mayroon po tayong dual band or tinatawag nating dalawa yung broadcast mga katropa. Ayan, dito sa 2.4 GHz na radio, babaguhin din natin yung pinaka-default settings niya. Pero nasa sa inyo na po mga katropa kung babaguhin nyo. Click lang po natin itong advanced settings ng 2.4. Dito po natin pwedeng i-personalize yung channel bandwidth at saka yung channel frequency. Sa akin kasi ginagawa ko, binabago ko talaga yung channel bandwidth at saka channel frequency. At saka yung region, gawin ko talaga ang Pilipinas. Ngayon, dito sa channel bandwidth, nilalagay ko lang talaga sa 2.4 GHz yung 20 MHz mga katropa. Nasa inyo na po yun kung i-mix nyo po yung 40 MHz. Then, yung channel naman, sisilik po tayo ng channel kung channel 1, 6, or 11. Tapos yung region mga katropa, nililipat ko talaga siya sa Philippines kasi Philippines na po yung region natin. Then, apply para magkaroon po ng save yung ginagawa nating settings. Ayan po. Kasi para magiging stable po natin sa connection natin sa 2.4 GHz na Wi-Fi.
Dito po sa 5 GHz mga katropa, i-click po natin ito. Ito na po yung pinaka-importante baka sa mga modem router nyo na naka-disable po ito. Kaya click po natin itong 5 GHz Wi-Fi dahil dual band po tayo. Ayan, mga katropa, naka-disable po yung WLAN or wireless LAN kaya hindi nagbo-broadcast po yung 5 GHz radio natin dito sa modem kasi naka-default ito ng factory or sa network. Ngayon, dito na po tayo sa 5 GHz na WLAN or wireless LAN, mga katropa. Ayan yung SSID ID niya, lumabas na po yung Huawei 5 GHz. Yan po yung lalabas mamaya doon sa mobile phone. Kaya actual din natin itong ititest mga katropa, yung makukuha nating speed test na. At saka, dito naman po sa settings niya, pwede rin naman pong naka-deport lang. Click lang po natin yung apply. Ayan po. Tapos dito naman sa 5 GHz sa advanced settings, ayan mga katropa, click po natin ito. Ayan, makikita po natin dito sa advanced configuration, yung region natin nakalagay po Philippines. Dapat po kasi Philippines na yan dahil yung naka-default po niyan sa ibang country. Ngayon, yung channel bandwidth mga katropa, 20, 40 at saka 80 dahil 5 GHz radio. Pwede na rin pong naka-default lang ito. Tapos yung band steering naka-enable para sabay po mag-broadcast yung 2.4 at saka yung 5 GHz na Wi-Fi dito sa modem router. Then, click lang po natin ito mga katropa yung apply. Ayan, para masave yung settings na ginawa natin. Tapos yung next natin gagawin mga katropa, dito po sa click po natin itong Wi-Fi coverage. Ayan po. Dito po sa Wi-Fi coverage, click po natin yan. Ayan. Dapat ito po yung makikita natin sa display ng dashboard ng modem router mga katropa. Ayan po. Kung napansin po natin, dalawa na po yung Wi-Fi radio na nagbo-broadcast. Yung nakikita natin ditong SSID ng Huawei 2.4 GHz at saka Huawei 5 GHz radio. Ayan. Tapos ang pinaka-importante dito mga katropa, wag po nating kalimutang i-check itong specify the SSID for automatic synchronization. Yan po mga katropa. Para mag-synchronize po mga katropa, itong dalawang Wi-Fi radio natin na magbo-broadcast, mamare-receive sabay doon sa mobile phone or sa mga Wi-Fi gadget natin sa bahay. Ayan po. Okay, yan lang po mga katropa ang binago natin doon sa settings ng modem router. Ayan, mag-logout na po tayo para actual test na po tayo doon sa mobile phone kung successful yung ginawa natin configuration. Okay, balik na po tayo dito sa Wi-Fi mga katropa. Lipat na po tayo sa Huawei 5 GHz na ginawa natin na configuration or ini-enable natin. Ayan yung dati nating Wi-Fi speed test na 50 Mbps lang po talaga yung nakukuha natin. Ngayon, ito na yung actual nating speed test mga katropa kung saan nakukuha na po talaga natin ang pinakamalakas na Wi-Fi speed sa modem router kung saan in-enable na po natin yung 5 GHz na Wi-Fi broadcast doon sa modem na dati naka-disable po siya or hindi po siya naka-broadcast. Ayan po. Kahit ulitin po natin ang speed test, ayan, sasagad na po tayo mga katropa hanggang 200 Mbps na po yung nakukuha nating Wi-Fi signal or speed dito sa Converge ICT natin na Wi-Fi modem. Ayan po. 196 download speed at saka 170 upload speed. Napakabilis na po mga katropa. Check po natin yung YouTube. Wala na po talaga tayong makikita ditong buffering or any loading mga katropa sa sobrang bilis po ng Wi-Fi speed na nakukuha na natin sa mobile phone. Kaya sana nasundan nyo po at saka sana nakatulong itong ginawa natin configuration. Pwede nyo po itong i-share sa mga kaibigan, kamag-anak, para naman magkaroon po sila ng idea kung para makuha ang malakas na Wi-Fi speed sa kanilang mga modem router. Maraming salamat sa panonood and see you guys on my next video and God bless.